Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, pagpaparamahal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. At ako'y nagbibigay ng dubling paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, beloved evangelist, Wilde Estrada y Almeida, the entire prophet of our loving God, at sa beloved Albedo children, sa ating minamahal at kinagalang na assistant pastor sa pag-aalala sa kanyang mga ginintuang turo. Mga minamahal, nakakoy namumuhay pa ng makasanlibutang gawain. Ako po ay maraming bisyo, ang aking asawa at ako ay palagi pong nag-aaway dahil sa mga bisyo na yan. At mayroon po akong anak na may asma. Nang kami po ay masave noong February 1995, ang asma ng aking beloved son ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat, mahal na Panginoong Hesus. At sa loob ng 3 taon, dahil ako po ay mayroon pang mga kahinaan, ang aking beloved daughter na bunso, mga minamahal, ay nagkaroon po ng 13 pigsa sa kanyang dibdib. Na ang mga namimintog na pigsa, mga minamahal, ay nilalagyan ko ng kuyo. Kuyo, mga minamahal, dahil sa aking kabataan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang gabi, mga minamahal, sinusuri ko ang pigsa na yan at ako'y natulog. At nilagyan ko, bago ako matulog, mga minamahal, nilagyan ko muli ng kuyo. Sa aking pagtulog, ay mayroon akong narinig na isang tinig ang sabi sa akin, wala kang pananampalataya. At bigla po akong bumangon, mga minamahal. Sa aking pagbangon, ay aalisin ko na po yung kuyo na aking idinikit. Igising pa lang aking beloved wife, ang sabi sa akin, huwag mong alisin, nakadikit yan, iiyak yan. Hindi ko na nga po, mga minamahal, tinanggal at sabi ko sa aking beloved wife, wala kang pananampalataya, magpuri na lang tayo sa pinakamahal ng Panginoong Hesus. At sa aming pagpupuri, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa unang panalangin, pagluhod ng minamahal, kagalang-galang na pastor, nilihans po namin ng pigsa na yan. Instantly, mga minamahal, naging kulubot po yon at natunaw, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po sa aking kahinaan, mga minamahal, sa kahabagan, dahil sa mayroon po tayong mga magulang sa Panginoon na nanalangin para sa atin, ay gumaling yung aking beloved daughter na yan. At pagka raan po ng mga ilang araw, nagkaroon na naman, mga minamahal, ang aking pangalawang anak na lalaki, ng mataas na H fever, ang tawag nila doon, mga minamahal. Dumudugo palagi ang ilong, mataas palagi ang lagnat, hindi kumakain, at hindi rin umiinom ng tubig. Ang sabi sa akin ng aking diyanan, kung wala kang pera, pahihiramin kita, dalhin mo lang yan sa ospital, dahil talagang payat na yan. Isang langaw na lang ang pipirma dyan. Sabi ko, Tay, tinulot yan ng mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon po ang nag-aalis niyan. Dahil doon po sa mga kahinaan na yun, nalaman ko na ang karamdaman ay dahil sa aking mga unguarded moments, na nalangin po kami ng aking beloved wife. At sa aming pagpupuri, mga minamahal, bumuhos sa amin ang santong espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nilihans po namin ang aking beloved son. Pagkarakarakan, mga minamahal, sa unang panahangin ng mahal pastor, humingi po siya ng tubig at kumain. Salamat sa ating pinakamamahal. At nagkaroon din po ako, mga minamahal, noong March 2014, nagkaroon po ako ng nahihirapan po akong huminga dahil sa aking lalamunan, sa tuwing ako'y kakain o kahit maniinom ng tubig, mga minamahal, ay talaga nabibilaukan ako. Tumatanong ako niyan, mga minamahal, para lang bumaba ang, pero wala po. Sinusungkit ko aking lalamunan para lamang mailabas ko yung aking kinain. At saka pa lamang ako mababalikan ng hininga. Nang nakita ito ng aking anak, isa sa aking mga anak, na talagang bumubukol pa lang aking lalamunan. Sabi, Tay, ano yung bukol mo sa likod, sa ano mo, sa liig? Sabi ko, may bukol. Siguro ito ang sanin ng aking nahihirapan sa pagkain. Tapos doon ito, minamahal, nagpa-check up ako sa East Avenue Medical Center. Ang findings po, colloid cyst. At immediate operation daw po ang kailangan para sa... Subalit, tinanggihan ko po ang operasyon dahil
Noong namumuhay pa kami ng makasanlibutan, ang aking ina ay naoperahan din sa leeg at ikinamatay niya. Kaya doon po ako na nagkaroon ng alinlangan. Sabi ko, mag-aayuno na lang ako. Sabi ko sa mahal na Panginoon, pagalingin mo pa ako. Tunawin mo, mahal na Panginoon, ang bukol na sa loob niyan. At huwag mong palabasin ng piksa dahil may marumi pag lumalabas ang nana. Dahil naalala ko ang pangaral ng ating minamahal at assistant pastor, ang sabi niya, pag-utusan daw po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, Commander Jamie. Ayan ang naalala ko sa sinasabi ng ating beloved assistant pastor. Ayun po ang sinunod ko. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa unang pangalan pastor, ang bukol po sa aking leg ay natunaw. Man, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako ay napupurit na papasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nasa dako ng Qatar, ang aking manugang ay nagka-aksidento, nagkaroon ng banggaan ng kanilang sasakyan. At naging grabe po ang aking manugang, kasama niya ang kanyang employer, anak, at isa pang kasama. Naging grabe po mga minamahal ang naging kalagayan ng aking manugang, sapagkat hindi naaampat ang dugo, biyak ang mukha, at kailangan daw na mabiyak ang ulo sapagkat mayroon daw namumuong dugo. Nang tumawag sa akin na aking bilabisan dahil nandoon silang dalawa mga minamahal, talagang humahagulgul siya. Sabi ko, huwag ka mag-alala, may Diyos tayo. Mayroon tayong pastor na nanalangin sa atin. Nanalangin kami mga minamahal, nagpupuri. Hallelujah! Manamanungal! Ang employer na lalaki ayaw po siyang dalhin sa ibang ospital kasi kailangan i-airlift mga minamahal. Ang ginawa na lang ng aking anak ay talagang wala na siyang magagawa. May tumawag mga minamahal na nagpakilala taga-immigration, kamag-anak daw po namin. Hallelujah! Ginawa manamahal ng employer na lalaki, talagang in-airlift siya, dinala sa ibang ospital. At doon po, pinagaling at hindi po nabiyak ang kanyang ulo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal kailan lang. Nalaglag po ang aking cellphone sa isang kalsada sa dako ng Marikina. Nabang ako'y nakasakay sa aking motor, ay bumabaybay na ako na medyo may kalayuan ng mga minamahal. May humahabol sa akin. Sabi ko, sino kaya itong humahabol sa akin? Huminto ako, nagdahilan ako kung may kunyari, mayroon akong chinecheck. Huminto rin yung motor sa tapat ko. Sabi sa akin, sa'yo ba ang cellphone na to? Sabi ko, upo, sa akin po yan. Salamat sa mahal na Panginoon na ibalik ang cellphone ko. Limang karapat na pa. Salamat, mahal na Panginoon. At pinasasalamatan ko rin mga minamahal na sa isang maliit na kalyehon sa dako ng Pasig, nakahimpil po ako sa isang maliit na tindahan. At may bigla pong dumaan na nagpupumilit na isang Fortuner, mga minamahal. Wala akong magalawan. Talagang siksik na siksik. Makipot nga po. Nagpumilit po siya. Nag-giveaway naman po ako. Talagang dinikit ko na sa paderang motor ko. Ang hindi ko na malayan, yung paa ko pala, minamahal. Pag tumatapat sa akin yung gulungan, yung gulong, mga minamahal, ng sasakyan na yan, umaangat siya. Sabi, ba't kumaangat? Wala naman ditong kuhan. Pag ano naman minamahal yung hulihan, umangat din sa tapat ko. Nung lumagpas minamahal yung sasakyan na, pagtingin ko sa paa ko, may mga ano po siya, yung bakat ng sasakyan na sa paa ko. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na hindi man lang ako napilayan. Glory to God. Ginawang bato mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat din po ako mga minamahal. Mayroon po kami na aking beloved boy, nasagasaan na 2-year-old boy, dyan sa dako ng Pasig mga minamahal. Binabaybay namin ito. Bigla pong may tumawid na isang bata. At ito po ay nasagasaan ko. Dapa ang bata mga minamahal. Nang makita ko siya nakadapa, yung gulong mga minamahal na bakat ng gulong ko sa kanyang likuran ay nakabakat. Nanlumo ako mga minamahal, baba ako sa motor ko. Tinayo ko muna ito. Pagkatapos ng mga minamahal, lumuhod kami ng aking beloved wife sa tapat ng bata. Madami na ng mga tao sa aming paligid. Tinaas namin aming mga kamay. Sa unang panalangin ng mga pastor, ipinanalangin po namin na walang anuman mangyari sa bata at dinala namin ito sa ospital sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Lahat ng check, negative. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. And I thank the Lord that we are in the position
and authority to recover land occupied by virtue of the court order that the moratorium for recovery position ended December 31, 2005. Kaya at lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang.